i-dissolve natin ngayon is the alpha-naphthalene acetic acid. Budbud nyo lang. Hello mga ka-happy growers! Welcome sa ating vlog 008. No, maraming salamat sa mga nagsusubscribe pa rin at yung mga tumatangkilik ng aming mga videos. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi ko na muna kayo isa-isahin ngayon. Kasi isa-isahin muna natin i-discuss yung ating mga basics muna para mapabilis din yung ating discussions. No? So, ngayong vlog na to guys, uunahin muna natin i-discuss yung plant growth hormones or plant growth regulators. Paano ba siya ginagamit? Saan ba siya dapat gamitin? Paano ba siya i-dissolve? Or paano ba kayo makaka-avail ng mga plant growth regulators or hormones? Ano ba yung disadvantages and advantages niya? So, i-discuss muna natin yan ngayon, no? Bago tayo gumawa ng actual na pag-dissolve ng plant growth regulators na mabibili niya lang din sa Harvest Agribusiness Corporation. Kaya at least mabibigyan namin kayo ng idea ano ba yung effect ng mga plant growth regulators, specific effects, ano nga ba yung auxin, cytokinin, gibberellins and abscisic acid. Pero usually actually i-discuss lang namin sa inyo is dalawang hormones, no, which is the auxin and cytokinin. Nakadalasan yun lang din yung ginagamit ko sa laboratory namin. Okay, so kakailanganin natin number one muna sa ating pagdi-dissolve mamaya is alcohol, 95% ethyl alcohol or 99% ethyl alcohol. Ito namang alcohol is pang-dissolve lang natin ng plant growth hormone natin, no. Pwede kayong gumamit ng one normal KOH or potassium hydroxide or sodium hydroxide, walang problema. Pero mas prefer ko kasi ethyl alcohol. Okay? Wag na wag lang din kayong gagamit ng methyl alcohol, no. I really suggest na wag niyong susubukan or try it kasi delikado 'yun sa mga mata nang gagawa, especially sa mga bata din. Pangalawa, syempre kakailanganin natin ng beaker na may measurement kasi nga it must be 1 liter yung ating solvent na pagpapatunawan natin ng mga hormones natin. Kaya kailangan meron kayong either beaker or kahit yung mga mayonnaise lang na tinukoy namin last time, tapos lalagyan nyo lang ng measurement kung nasan yung 1 liter, 500 ml, 200 ml or 2000 ml para hindi rin naman kayo bibili pa, no? Minimize talaga natin yung pagbili dito, guys, ha. And then syempre, yung kutsara, stirrer, no? Kung mayroon kayong magnetic stirrer, walang problema. Yes, mahal yun. Pero okay yun, mas magandang gamitin yun. So, any stirrer will do. Wag lang siguro kapag gagamit kayo na itong mga utensils natin or mga kubiertos na ginagamit natin sa chemicals, ilayo nyo siya sa pagkain nyo or wag nyo siyang gagamitin sa pagkain. Iba yung sa laboratory, iba rin yung sa pagkain. Kaya ingat din kayo guys, ha. Yun lang, no? So guys, medyo small, simple briefing lang about sa plant growth hormones, no? Ang mga plant growth hormones kasi yan for us and as tissue culturist, it's actually malaking tulong para sa pagpapag-grow ng either ng mga shoots ng halaman, mag-divide yung mga cells ng mga halaman, magkaroon siya, actually it's more on callus induction, yung cell division, or magkaroon siya ng multiple babies. Yun naman yung may mga hormones din tayong ginagamit doon. Pag-i-stabilize ng ugat, no? Bago natin siya ilalabas sa loob ng bote. Yung kumbaga nandun na siya sa natural environment niya na nasa paso na talaga siya. Okay? So, number one guys, we are using actually an auxin. Sa auxin, we are using dalawang hormones, no? Either gagamit kami ng ANAA or alpha-naphthalene acetic acid and or IBA or indole-butyric acid, indole-3-butyric acid. So, yun naman is actually an auxin na exclusive para makapag-focus yung halaman mo mag-induce ng ugat.
yun yung pang-stabilize namin ng halaman. Na kung gusto namin siyang ilagay na sa loob ng, ay ilabas na yung halaman sa loob ng bote, i-acclimatize na namin siya. Gagamit kami ng auxin para at least ma-stabilize muna yung ugat niya. Hindi na siya magfo-focus sa pagpaparami ng babies. Focus na siya sa pagpaparami ng ugat bago mo siya ilabas para mas stable siya. So yung mortality rate mo mas mababa or at least 0%, di ba? So kaya auxin ang ginagamit namin doon, which is ANAA or NAA or IDA. No? Maraming mga auxins din naman kung tutusin. You can search it in Google or internet, no? Kayo nang bahala. Basta for us, yun yung ginagamit namin. For banana, they are using NAA din, no? Sa mga aquatic plants, yun din ginagamit namin. Aroids like alocasias, anthurium, philodendron, monsteras. So, NAA din ang ginagamit namin, no? Kasi yun lang din yung available. Although, still, nag-induce niya siya ng ugat. Hiyang siya dun sa hormone na yun. Kaya wala kami problema dun. Pangalawa is the cytokinin. Sa kaliwa naman, galing pang Maynila para sa inyo. Magingay para Cyto, make some noise! Yeah! No, ano ba yung cytokinin? Actually, ang cytokinin is more on kung meron tayong auxin na pampaugat, meron tayong cytokinin na ang focus naman is magkaroon ng mga babies yung halaman mo. Okay? Usually, hindi kami gumagamit ng mga plant growth regulators sa mga Venus flytraps, no, sa mga other carnivorous plants. Bakit? Kasi nagkakaroon din siya ng reaction doon sa mga hormones na yon. Medyo lason siya kapag napasobra or nasanay yung halaman mo doon sa pag-absorb ng mga plant growth hormones mo. Eh since hindi naman masyadong maselan si Venus flytrap, kaya hindi kami naglalagay ng mga hormones sa kanya, no? So, balik tayo kay cytokinin, guys. Si cytokinin kasi it's more on yun yung tinatawag naming cloning hormone, no? Kung gusto namin ilagay yung halaman mo sa halaman namin na nasa loob ng bote, kung gusto namin siyang ilipat sa pagpapaklone, kailangan na namin i-clone to, kailangan na muna namin i-conserve to. So, kailangan namin i-commercialize to or magkarawa kami ng production. Ilalagay namin siya sa medium na merong plant hormone, plant growth hormone. Actually, sa ginawa nating vlog for media preparation, hindi kami naglagay ng hormone kasi it's actually a basic eh. Basic muna, wag muna nating intindihin yung hormone. Dapat muna nating intindihin kung paano ko i-discuss yung about sa hormone. That's why ito yung tinuturo na namin sa inyo. Okay? So, balik tayo ulit kay cytokinin. Since pagpo-produce siya ng mga babies, no? Pag-i-induce siya ng mga babies, may certain amount lang na pwede mo siyang gamitin. Or kung gaano kadami. Hindi pwedeng sobra-sobra, lagi-lagi. No? Kasi kapag nasanay ang halaman mo sa plant hormone or masyadong mataas ang hormone na inilagay mo dun sa halaman mo or sa medium mo, I mean, there's a big tendency na dalawang effect ang mangyayari sa kanya. Okay? Number one, pwedeng mag-mutate yung halaman mo because of the lason, which is the plant growth hormone niya. Lason siya in a sense na pwedeng ang mag-mutate yung halaman mo, no? Which is, as tissue culturist, maganda yun sa amin. Kasi panibagong variety yun kung tutusin, pati bagong cultivar yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon maganda siya kung tutusin. Pangalawa, it's kapag nasobrahan ka ng hormone, there's a big tendency na magkakaroon tayo ng chlorophyll destruction. When you say chlorophyll, yun yung pagkakaroon ng kulay berde ng dahon ng halaman mo. Nagkakaroon ng destructions yun, meaning medyo nagkakaroon siya ng paninilaw or eventually nagiging brown na siya kasi nasisira or nalalaso na yung halaman mo, yung sistema ng halaman mo. Na imbis na dumami siya, nagkakaroon pa siya ng problema. No, imbis na paparami mo siya, nagiging extinct na din pala siya. Kaya lason din siya at the same time. Kaya hindi pwedeng magkaroon ka ng sobra-sobrang amount of PGR sa ginagawa mo. May small amount will do. Huwag ka masyadong susobra kasi once na sumobra ka, masakit sa ulo yan. Pwedeng mamatay yung halaman mo. So yun lang, cytokinin we have the 6-benzylaminopurine or 6-BAP or 6-BA. Kinetin,
we are also using kinetin, pero sobrang bihira lang noon. Pero sa banana plant tissue culture, I think instead of 6-benzylaminopurine, kadalasan ang ginagamit nila, even sa researches nabasa namin sa internet or sa published articles, they are using kinetin, no? Meron ding zeatin, marami rin mga cytokinin, no, na pwede niyong gamitin, pero yun lang yung meron din kami at available din sa Harvest Agribusiness Corporation, kaya yun lang din yung ginagamit namin at nire-recommend namin kasi mas alam namin kung anong possible effect niya dun sa halaman mo. Okay? So yun yung may mga advantages siya, no, nabanggit ko na yung advantages, guys. Nabanggit ko rin yung mga disadvantages niya, which is kapag napasobra ka, may mga instances na ganun pala sa halaman. Kaya sabihin mong, yung mga cytokinin na yan, maganda yan sa halaman. Yes, maganda siya. Pero still, lason pa rin siya. Synthetic siya eh. No? Binibigyan mo ng stress yung halaman mo. Then meron pang may mga nagtanong sa amin before, okay lang ba sir, maglagay ka ng cytokinin tapos same amount yung ilalagay mo ng auxin para hindi na masayang yung stages ng process ng halaman? Meaning to say, nagbe-babies na siya, nag-uugat pa siya, eh di mas mabilis ko siyang ilabas. No, pag ganun yung mindset natin, guys, papatayin nyo yung halaman. Kasi, ibig sabihin nun, ini-stress nyo na nga siya. Nai-stress siya sa pagpapalabas ng mga multiple babies. Tapos, nag-i-induce pa siya ng ugat. Parang nalolosyang yung halaman nun, guys. Kaya, ang hirap din kung binibigyan nyo ng stress yung halaman ninyo. Okay? Kaya, wag nyo gagawin iyon. Pwede nyo itry. 1:0.1% ratio, no? Either 1 ppm lang ng either 6-benzylaminopurine tapos 0.1 lang yung anaa or vice versa, walang problema doon. You can try, pwede kayong maglaro. Pero yun nga lang, mas maganda mag-start kayo sa 1 ppm. 1 ppm meaning 1 parts per million. Paano ba gumawa nun? Ayun ang gagawin natin ngayon. So, let's start. Okay guys, mag-start na tayo mag-dissolve ng ating plant growth hormones ngayon. Actually, we have here a sample of auxin powder na US origin na ma-avail nyo lang din sa Harvest Agribusiness Corporation per 3 grams per pack. Okay, naka-premix na siya per gram. So, ang kakailanganin nyo na lang, i-dissolve siya sa solvent natin. Okay, ang dali lang ng gagawin natin. So, we have ethyl alcohol. Maglagay lang tayo ng 1,000 ml ng ethyl alcohol sa beaker natin. Ito kailangan, guys, sakto siya hanggat maaari. Huwag kayong susobra para at least tama lang din yung ating concentration dun sa hormones natin. No? Kung sumobra siya ng konti, konting-konti lang, okay lang yun. No? Now, ang ating auxin. Auxin, ang i-dissolve natin ngayon is the alpha-naphthalene acetic acid. Budbud nyo lang. And then, usually ang mga hormones, mabilis lang din siyang matunaw sa solvent niya. Pero kung gagamit kayo ng water, baka hindi siya ma-dissolve or matunaw. Okay? So guys, okay na. Yun lang, ganun lang kadali. Na-dissolve na siya. We have 1 gram of auxin sa 1,000 ml of ethyl alcohol. So equivalent na neto is 1,000 concentration of our auxin or our alpha-naphthalene acetic acid. So 1,000 ppm or 1,000 parts per million siya. Every time na gagawa ka ng medium mo, kakailanganin mo lang ng 1 ppm or 1 ml per liter of auxin or any plant growth hormone sa medium mo per liter. Okay? 1 ml per liter lang. Yun lang ilalagdag natin. So, yun yung hindi natin nilagay nung nagawa tayo ng media preparation or nag-prepare tayo ng culture medium. Dahil nga kailangan muna natin siyang i-discuss. Ano ba yung auxin or cytokinin, no? So, yun lang guys. And ganun lang kadali. Ilagay nyo lang itong na-dissolve na plant growth hormone natin. Lagay nyo lang ng label kung ano siya. Either NAA ba siya, BAP ba siya, or IBA ba siya. Tapos i-transfer nyo lang sa HDPE plastic, no, na bote. Yung hindi masyadong
tumitigas kapag ka naglagay kayo ng alcohol doon. Tsaka wag na wag nyo lang ilalagay sa direct sa sunlight. No, hindi naman necessarily kailangan nasa ref shelf. Okay? So, yun lang guys. If you have any concerns or questions, let me know or let us know kasi malamang sa inyo hindi pa maintindihan ano ba yung mga auxins. Kaya I'm really sure na makakatulong ito sa inyo. Happy growing!